Bata pa lang si Alice ay iniwan na siya ng kanyang ama. Kaya mag-isa siyang itinaguyod ng kanyang ina. Nakapagtapos naman sa pag-aaral si Alice pero hindi siya nakapag-kolehiyo dahil nagkasakit na ang kanyang ina. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang huminto sa pag-aaral. Siya na ang naghanap buhay sa kanilang dalawa. Mahirap maghanap ng trabaho para sa kanya, lalo na't minor pa lang siya. Sabi ko naman kasi sa'yo Alice eh, sumama ka na lang dun sa pinagtatrabahuhan ko. Kesa magtsaga ka dyan sa paglalabada mo, magkano lang naman ang kinikita mo riyan sa paglalaba? At least dun sa pinagtatrabahuhan ko, kikita ka ng malaki. Tsaka sasayaw ka lang naman girl, hindi ka pwedeng ilabas dun kung hindi ayon sa gusto mo. Tsaka kung marami ang magre-request sa'yo dahil bago ka pa lang sa paningin nila. At hello, ang ganda mo kaya. At ang galing mo pang gumiling-giling. Pero alam mo minsan, naiisip ko nga kung puro ka ba talaga. Kasi ang ganda mo eh. Kahit kapos sa pera, ni minsan ay hindi naisip ni Alice ang ganoong klaseng trabaho. Para sa kanya, masarap pa rin gastusin ang perang galing sa malinis na paraan. Kaya tinanggihan niya ang alok ng kapitbahay nila. Andito na po ako, Nay. Tawag ni Alice sa ina nang makapasok siya sa bahay nila. Pero nagtataka ang dalaga nang walang sumasagot sa kanya. Nay! Yuhuu! Andito na po ako. Dahil wala pa rin sumasagot sa kanya eh, tinubuan na ng kaba si Alice. Nilapag niya sa mesa ang dala niyang plastic na may lamang ulam. At mabilis siyang pumunta sa kwarto ng ina niya. Pagpasok niya ron ay napasigaw siya nang makitang nakahandusay ng kanyang ina sa sahig. Nay! Diyos ko, Nay! Tulong! Tulungan niya kami! Sigaw ni Alice sa mga kapitbahay nila. Mabilis naman na tinulungan siya ng mga kapitbahay nila para madala sa ospital ang kanyang ina. Habang nasa sasakyan ay panay ang iyak ni Alice dahil sa takot. Nay! Kumapit ka lang ha! Pupunta na tayo sa ospital para magamot ka! Ha? Huwag mo kong iwanan, Nay! Hindi ko po kakayanin eh! Umiiyak na ani ng dalaga. Pagdating sa ospital ay dinala kaagad sa emergency room ang kanyang ina. At halos isang oras bago lumabas ang doktor na nag-asikaso sa kanyang nanay. Dok, kamusta na ho ang nanay ko? Okay na po ba siya? Tanong niya sa doktor. Tatapatin na kita, Miss Cartalejo. Isang critical na ang buhay ng iyong ina. At kailangan na siyang maoperahan kaagad. Gawin niyo ho ang lahat, mailigtas lang ho ang nanay ko, Dok. Nagmamakaawang sabi ni Alice sa doktor. Malaking halaga ang kakailanganin mo, Miss Cartalejo, para maoperahan ang iyong ina. Magkano po bang kakailanganin ko, Dok, para mapa-opera si nanay? You need half a million, Miss. Malaki talaga ang gastusin mo para sa operasyon ng iyong ina. Kung maaari ay mas madaling panahon para maagapan pa ang iyong ina. Sabi ng doktor, hindi nakasagot si Alice sa narinig. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Mailigtas lang si nanay. Maghahanap po ako ng pang-down. Okay, Miss Cartalejo. Excuse me. Iniwan na ng doktor si Alice habang nag-iisip siya kung saan siya kukuha ng pera para sa inay niya. Sigurado ka ba dyan, girl? Siguradong marami ang mag-aagawan sa'yo. Sigurado na ako, Jessa. Para sa pampa-opera ni nanay, gagawin kong lahat. Kahit na ibenta ko pang katawan ko para lang mailigtas siya. Gagawin ko, basta para sa kanya. O sige, sasabihin ko to kay madam ha. Siguradong matutuwa yun pag nakita ka. Basta ha, mamayang gabi hintayin kita sa bar. Bibigyan kita ng address kung saan mo yun matatagpuan. Okay Jess, salamat. Naku, wala yun oh. O sige na, maiwan na kita. Tumango lang si Alice at pumasok na rin siya sa loob ng bahay nila. Kinagabihan ay naghanda na si Alice para sa pagpunta niya sa bar kung saan nagtatrabaho si Jessa. Shorts lang ang suot niya na pinarisan niya ng black sando na talaga namang bumagay sa kanya. Maputi si Alice kaya mas lumilitaw pang kaputian niya sa kanyang suot. Saktong alas 7 ng gabi ay dumating si Alice sa ECG bar. Sa may pinto ay nakatayo si Jessa na alam niyang hinihintay na siya. Malaki naman ang ngiti ng bakla nang makita siya. Pumasok sila sa isang pinto kung saan ang opisina ng amo ni Jessa. Madam, eto na po yung kaibigan ko na sinasabi ko sa inyo. Magalang na sabi ni Jessa. Oh really? Maganda siya. Ilang taon ka na ba, iha? 17 po ma'am. Oh, ang bata mo pa pala.
Sigurado ka bang papasok ka sa ganitong klaseng trabaho? Pwede ka pang umatras. Sigurado na po ako, ma'am. Hindi po ako pwedeng umatras. Kailangan ko po kasi ng pera para sa operasyon ng nanay. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Basta hindi kita pinilit, ha? Anong gusto mo? Sasayaw ka lang ba o gusto mong magpa-table? Bawat gustong ma-table ka ay may tip kang matatanggap. Depende rin sa ibibigay nila sa'yo. Pwede po bang sasayaw lang po ako? Oo naman, pwedeng-pwede. Huwag kang mag-alala. May suot kang mask para hindi ka makilala ng karamihan. Lalo at bago ka pa rito, siguradong marami ang gustong makuha ka. At one more thing, huwag na huwag mong babanggitin kahit kanino na minor ka pa. Dahil siguradong malalagot tayo sa mga pulis. Kuha mo ba? Opo, madam. Good. Ikaw nang bahala sa kanya, Jessa. Dalhin mo siya sa kwarto kung saan ang mga kasama niya para makilala siya ng mga kasama niya. Utos ni Cora sa bakla. Yes, madam. Magalang na sagot ng bakla. Alika na, girl. Doon tayo sa kabilang silid. Dinala ng bakla si Alice sa kwarto kung saan ang mga kasamahan niyang dancer. Mainit naman siyang tinanggap ng mga ito. Maliban sa isang babae na kanina pa nakasimangot habang nakatitig ito sa kanya. Halatang hindi siya nito gusto. Unang gabi ni Alice ay naiilang pa siyang ipakita ang katawan niya sa mga kalalakihan na nando doon sa loob ng bar. Pero dahil sa kanyang inay, kinapala na niya ang mukha niya para magkaroon lang siya ng pera. Isang linggo na mula nang sumayaw si Alice pero hindi pa rin sapat ang naipon niya para sa operasyon ng kanyang ina. Malaki pa ang halaga na kakailanganin niya para maoperahan kaagad ang kanyang ina. Lumaban ka, Nay, ha? Andito lang po ako sa tabi mo, Nay. Gagawin ko po ang lahat para sa'yo. Humalik muna si Alice sa noon ang ina niya. Saka siya lumabas ng kwarto nito. Talaga, girl? Nagulat si Jessa sa agarang desisyon ni Alice. Pero alam niyang kailangan ito ng pera para sa kanyang ina. Tamang-tama, girl. Pupunta mamaya rito ang dati ng customers ni Madam na bilyonaryo. At alam ko maghahanap yun ang maikakama niya. Ano, game ka ba? Sasabihin ko kay Madam na ikaw ang ipasok niya sa VIP. Tumangulang si Alice sa bakla at ipinahid ang luhang lumalabas sa mata niya. Wala siyang ibang choice kung hindi ang ibenta ang kanyang katawan para sa operasyon ng kanyang ina. Wow, ilang buwan na nga tayong hindi nakabalik rito? Tanong ni Bruno sa mga kaibigan. 3 months, sagot ni Isaac. May bago na naman siguro sila rito, nakangiti pang sabi ni Darren. Siguro't na-miss ko talagang pumunta rito. Ang ganda pa naman ng mga chicks nila rito at alagang-alaga. Sabi ng dalawa, tahimik lang si Kino na nakasunod sa dalawang kaibigan na nauna nang pumasok sa VIP room. Pumasok si Madam Cora sa loob ng VIP room at siya na mismong nag-entertain sa bigati na customers nila. Anong order mo, Mr. Ramirez? Tanong ni Madam Cora sa bigating customers. Tulad ng dati, may bago ba kayo? Yes, Mr. Ramirez, pero may kamahalan siya eh. Bago pa lang kasi siya rito at fresh na fresh pa ito. At kinuha ni Kino ang sobre sa busa niya at inilapag ito sa mesa. Gusto ko ang bago niyo. Magkano bang halaga niya? Kayo nang bahalang mag-usap tungkol dyan, Mr. Ramirez. At salamat pala rito. Tukoy niya sa hawak niyang sobre. Nagpaalam na si Madam Cora at lumabas na siya ng VIP room. Pinahatid na ni Madam Cora ang order nila kasamang dalawang babae na request ng magkaibigan. Maingay na hiyawan ang manonood ang naririnig sa labas ng VIP. Nasa stage na kasi si Alice na nakahanda na para sumayaw. At dahil nakamask, ay marami ang gustong makilala siya. Nag-umpisa nang sumayaw si Alice sa stage. Tulad nung una niyang sayaw ay parang nagpapa-concert si Alice dahil sa dami ng gusto na makita siyang magsayaw. Matapos niyang sumayaw ay kaagad na siyang nagbihis at pumunta sa VIP kung saan nando doon ang lalaking pagbibigyan niya sa kanyang katawan. Kinakabahan man ay pilit na pinatatatag niya ang kanyang sarili para sa kanyang ina. Sino po sa inyo si Mr. Ramirez? Tanong niya sa tatlong tao na nando doon sa loob. Itinaas ni Kino ang kamay niya. Agad naman na lumapit si Alice sa inuupuan ng lalaki. Kahit hindi maliwanag masyadong ilaw sa loob ng VIP, ay alam ni Alice kung gaano ito kagwapo. What's your name? Malamig na tanong ni Kino. Alice po, sir. Batid sa boses ni Alice ang kaba. Nice name. Bago ka raw dito? Tanong ulit ni Kino. Yes, sir.
I like your smell. Nakaka-addict. Sabi ni Kino kaya nagsitaasan ng balahibo ni Alice sa ginawa ng lalaki. Hindi ko yata matatagalan to ah. Kailangan ko ng pampakapal ng muka. Sabi ni Alice sa isip. Mabilis niyang kinuhang bote ng wine sa mesa at mabilis itong ininom. Parang tubig lang ang ininom ni Alice dahil mabilis niya itong naubos. At dahil hard ang naturang wine, ay mabilis din na nawala ang hiya sa katawan ni Alice. Madam Cora told me na mahal ang price mo. Name your price. Dahil tinamaan na sa ininom niya ay nawala na ang kaba at hiya ni Alice sa katawan niya. Talaga? Kahit magkano ibibigay mo? 500,000, kaya mo ba? Ngumisi si Kino at tinitigan niyang mabuti si Alice. Of course. Dahil sa narinig ay kaagad na buhay ng pag-asa si Alice para maoperahan ang ina. Siniil ng halik ni Kino si Alice na ikinagitla ng dalaga. Hindi lang niya magiging first kiss si Kino, ito din ang first time niya. Ang masuyong halik ni Kino ang nagpalambot sa mga tuhod ni Alice. Sobrang sarap kasi nitong humalik at walang babae ang makatatanggi rito. Gumapang na kung saan-saan ang kamay ni Kino na siyang dahilan para mas mawala pa sa katinuan si Alice. Dahil medyo lasing na, ay ibinigay na niya ng tuluyan ang pinakaiingat-ingatan niya. Nagising kinabukasan si Alice na wala na si Kino sa tabi niya. Kahit masakit ang katawan at sa bandang hita niya ay pinilit niyang bumangon dahil sa araw na yun din ang operasyon ng ina niya. Napabaling ang mata ni Alice sa mesa kung saan merong doong note na nakalagay. Kinuha niya ito at binasa. Thank you. Yun lang ang nakasulat. Kinuha rin niya ang papel na nakailalim din sa kipad niyang cellphone. Naluluhang niyakap ni Alice ang cheque na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Sa wakas, Nay, may pampa-opera ka na. Bulong niyang sabi. Mabilis siyang naligo at lumabas na ng kwarto dahil pupunta pa siya ng ospital. Alice, anak. Nandito lang po ako, Nay. Mabuti po't nagising ka na. Ilang araw ka rin tulog. Kamusta ka na? Niyakap niya ang ina at hinalikan ito sa noo. Anak, bakit mo naman ako dinala rito? Wala tayong pambayad dito, anak. Mahinang ani ni Aling Erlinda kay Alice. Huwag mo nang alalahanin ang pambayad dito, Nay. Ako na pong bahala maghanap ng pera para dito sa operasyon mo. Basta gusto ko lumaban ka lang, Nay, ha? Mahal na mahal po kita. Mahal na mahal din kita, anak. Niyakap ni Alice ang ina na nagpangiti kay Aling Erlinda. Napakalambing talaga ng anak ko. Siyempre naman, Nay. Kayo lang pong nag-iisang nanay ko. I love you, Nanay. Sa mansyon ng mga Monte Carlo ay nagtataka ang mga maid, pati ang ina ng binata dahil sa gaan ng aura ni Kino. Himala yata't nasa mood ka ngayon. May ginawa ka bang hindi ko alam, Kino? Puna ng ina ni Kino sa kanya. Wala, ma'am. Okay. At bago ko pa makalimutan, darating bukas si Aurora galing sa States at dito siya tutuloy sa mansyon. Gusto kong pakisamahan mo siyang mabuti. Napabuntong hininga na lang si Kino sa gusto ng ina niya. Si Aurora kasi ang babae na gusto ng kanyang ina na mapangasawa niya. Successful ang naging operation sa ina ni Alice at sobrang ipinagpapasalamat niya yun sa nasa itaas dahil nakaligtas ang kanyang ina sa bingit ng kamatayan. Nakahinga na siya ng maluwag. Ang tanging naiisip na lang niya ay kung paano niya sasabihin sa kanyang ina kung saan niya nakuha ang pera. Tsak na magtatanong ito sa kanya. Dahil nasa ospital pa ang ina, ay nagtatrabaho pa rin si Alice sa bar para may panggasto sila ng nanay niya. Halos naubos na kasi lahat ng inipon niya, kaya hindi pa rin siya tumitigil sa pagsayaw sa bar. Pagpasok ni Alice sa loob ng bar ay may kaagad na humila sa kanya sa medyo may kadiliman. Akmang sisigaw sana siya ng magsalita ang lalaki. Don't shout. Ako to, baby. Come with me. Babayaran kita ng triple. Basta, sumama ka lang sa akin. Dahil sa alok nitong pera ay hindi nag-alangan si Alice na sumama kay Kino sa kung saan man siya nito dalhin. Tulad nung una ay may nangyari na naman sa kanila. Aalis na ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Salamat sa pera. Paalam ni Alice sa lalaki. Iyahatid na kita, malalim ng gabi. Hindi na, magta-taxi na lang ako. Tanggi ni Alice sa binata. No, I insist, iyahatid kita. Walang nagawa si Alice kung hindi ang sumakay na lang sa kotse ni Kino
at nagpahatid siya sa ospital. Masaya si Kino dahil nakasama na naman niya ang dalaga. Pero ang sayang nararamdaman niya ay biglang nawala nang mag-text ang kanyang ina na kailangan niyang sunduin sa airport si Aurora. At wala siyang nagawa kung hindi sundin ang utos nito. Hi tita, I'm glad to see you again. Nakipagbeso siya sa ginang. Ganoon din ang ginang sa kanya. Alika na at ready ng pagkain na pinahanda ko para sa'yo. Lahat ng paborito mo'y pinahanda ko. Nakangiting ani ng ginang. Talaga tita? Wow! Talagang hindi po kayo nagbabago sa akin ha. Thank you po. You're welcome, iha. Naiiling na lang si Kino na nakatingin sa dalawa na masayang nag-uusap. Magkatabi ng upuan si Aurora at Kino habang nasa tapat naman nila si Marisa. Kamusta ka naman, iha? Ang tagal mong hindi nakabalik sa Pilipinas ha. Talagang busy ka na sa pagiging model mo sa US. Yes po, tita Marisa. Actually, may paparating po sana akong project pero tinanggihan ko muna. Dahil gusto ko munang magbakasyon dito sa bansa natin. Iba pa rin po kasi sa sarili nating bansa eh, kesa dun sa US. Nakangiting sabi ni Aurora. Nakikinig lang si Kino sa dalawa na nag-uusap habang kumakain. Nang sumagi sa isip niya si Alice ay bigla na lang siyang napangiti. Akala naman ng dalawa ay masaya si Kino dahil sa pangiti nito. Pero nang tawagin nito ni Marisa ay kaagad hindi nakasagot si Kino. Kino, nakikinig ka ba sa akin? Tanong ni Marisa sa anak nang hindi pa rin ito sumasagot ay kinalabit na siya ni Aurora. What? Masama niyang tinignan ng dalaga na hawak siya nito. Sorry, hinging paumanhin ni Aurora. Kino, ano ka ba naman? Saan na naman ba lumilipad yung isip mo? Bakit? Walang gana niyang tanong sa ina. Ang sabi ko, sang-ayon ka ba sa gusto ni Aurora na magkaroon ng tatlong anak kapag kasal na kayo? Agad na bumara sa lalamunan ni Kinong kinakain niya dahil sa narinig. Mabilis siyang binigyan ni Aurora ng tubig na ininom naman niya. Pagkatapos ay tumayo na siya at lumabas na ng dining. Kino, saan ka ba pupunta? Tawag ni Marisa sa anak pero walang sagot si Kino. Diretso lang itong lumabas ng dining at hindi na pinakinggan ng ina. Hayaan mo na siya tita, alam kong galit pa rin siya sa akin. Mahinang ani ni Aurora. Hayaan mo na siya iha, marirealize din niya na ikaw ang babae para sa kanya. Mahinahon na sabi ni Marisa. Talaga bro? Bumalik si Aurora? At sa inyo tumira? Oo, at gusto niya magpakasal kami. Ano? Sabay na sagot ng dalawa niyang kaibigan. At pumayag ka? Kung noon siguro niya sinabi yan nung sobrang mahal ko pa siya, siguro sobrang saya ko ngayon. Pero ngayong may iba na akong gusto, para na lang siyang hangin para sa akin. Nagkatinginan lang ang dalawang magkaibigan at naiiling. Para sa nabubuhay mo ulit na puso. Cheers! Natatawang sabi ng mga kaibigan ni Kino. Nakipag-cheers naman siya sa mga kaibigan niya. Mabilis lang na lumipas ang oras. Dumating na ang gabi. Ang dating minsan na pagpunta ni Kino sa bar kung saan niya nakilala si Alice, ngayon ay napapadalas na para lang makita at makasamang babaeng nagpapatibok ng puso niya. Naku, Mr. Ramirez, hindi pumasok si Alice ngayon, sabi ni Jessa. Baka nagpapahinga sa kanila. Kalalabas lang kasi ng ina niya kaya siguradong aalagaan niya muna to bago bumalik rito, sabi ni Madam Cora. Alam kasi niya na si Alice ang ipinunta nito sa bar. May alam ba kayo kung saan siya nakatira? Pasensya ka na, Mr. Ramirez, ha? Tanging si Jessa lang ang nakakaalam kung saan ang bahay ni Alice. Magkapit-bahay kasi ang mga ito. Gusto mo tawagin ko si Jessa para maturuan ka niya? Kung pwede sana. Hintayin mo na lang siya rito, Mr. Ramirez. Papupuntahin ko na lang siya rito. Tumangulang si Kino kay Madam Cora at iniwan na siya nito. Nagising si Alice dahil sa isang katok mula sa labas. Kahit antok pa siya, bumangon pa rin siya para buksan ng pinto. Pagbukas niya ay laking gulat niya kung sinong nasa harapan niya. Kino, anong ginagawa mo rito? Lumingon pa si Alice sa kwarto ng ina. Baka kasi magising ito at makita ang lalaki. I miss you already. Hindi ko kayang hindi kita makita ng matagal. Namumungay ang mata nito na nakatingin sa kanya. Kino, wala ako sa bar. Nasa bahay ako at ayoko malaman ng nanay ko kung anong klaseng trabaho ang meron ako. Hindi makakabuti sa kanya na malaman ang totoo. I'm so sorry. Namiss lang talaga kita. Don't worry, hindi naman ako magtatagal.
Ang importante sa akin, nakita na kita. Hindi alam ni Alice kung bakit parang may lungkot sa mga mata ng binata. O nai-imagine lang talaga niya. Son, gusto ni Aurora na makipag-bonding sa'yo habang andito pa siya sa Pilipinas. Pagbigyan mo na siya, son, para makapag-usap naman kayo. Nakangiting sabi ng mami ni Kino sa kanya. I have a lot of works to do, mom. So please, ikaw na lang ang sumama sa kanya. Tanggi ni Kino sa gusto ng ina. Sige na, Kino, pumayag ka na. Namimiss lang kitang makabonding, please. Nagpapakyut pa si Aurora sa binata pero wala itong epekto kay Kino. Marami pa akong hindi nare-review na kailangan kumpirmahan, Aurora. Kung gusto nyo, kayo na lang dalawang magsama. Tutal, magkasundo naman kayo. No, son. Sasama ka kay Aurora, whether you like it or not. At alam mong ayaw kung tinatanggihan mo ko. Fine. Pumayag si Kino hindi dahil sa gusto ng ina, kung hindi para tuluyan na rin hiwalayan si Aurora. Mabilis na kumapit si Aurora sa braso ni Kino at sabay na silang lumabas ng opisina ni Kino. Marami ang nakatingin sa kanila paglabas nila Kino, pero si Aurora ay sinamaan lang ng tingin ng mga empleyado. Maganda sana pero parang hindi tinuruan ng magulang niya na magandang asal, sabi ng isang empleyado habang naiiling. Oo nga, iba talaga pag anak mayaman eh no? Parang walang pinag-aralan, saka hindi sila bagay ni Sir no? Para kasi siyang impakta. Rinig ni Aurora na hindi niya alam kung bulungan pa ba yun. Unang pumunta si Aurora sa mall para maglibang dahil hindi nakadisguise ay kaagad nakilala si Aurora ng mga fans niya. Uy, di ba si Miss Aurora yun? Yung sikat na model sa US? Sabi ng isang babae, mabilis na napalibutan ng maraming fans si Aurora. Marami ang nagpa-autograph sa kanya na out of place na si Kino dahil sa dami ng nagpapa-autograph kay Aurora. Miss, sobrang idol talaga kita. Ang ganda niyo po pala sa personal. Kanya-kanyang komento ang mga fans ni Aurora. May kumukuha ng video sa kanya. Meron din kumukuha ng pictures. Isa-isa lang po, uunahin ko muna yung nagpapa-autograph, saka na yung nagpapa-pictures. Sa totoo lang ay ayaw ni Aurora sa mga taong isang hamak lang, pero wala siyang magagawa. Ayaw naman niyang tanggihan ng mga ito. Baka masira pang karir niya bilang isang modelo. Dahil sa inis ni Kino, iniwan niya si Aurora sa loob ng mall. At doon na lang siya naghintay sa kanyang kotse. Kung kailan matatapos ang babae. Nagtataka na nakatingin si Ali sa kanyang ina. Tahimik kasi ito di tulad ng mga nakarang araw. Nay, may problema po ba? Bakit ang tahimik niyo po? Mahina niyang tanong sa ina na kasalukuyang nagtutupi ng mga damit nila. Bumuntong hininga muna ang ina ni Alice, saka ito nagsalita. Umupo ka muna rito. Turo nito sa upuan na malapit sa kanya. Sinunod naman ni Alice ang ina niya. Ngayon na sigurong tamang panahon para sabihin mo sa akin ang totoo, Alice. Seryosong sabi ng kanyang ina. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Kinakabahan na tanong ni Alice sa ina. Alam kong alam mo kung anong ibig kong sabihin, Alice. May diing sabi ng ina na kaagad ikinaputla ni Alice. Nay, naghihintay ako na sasabihin mo sa akin ang totoo, Alice. Yung pawang katotohanan lang. Saan ka kumuha ng pera na ipinangbayad mo sa ospital? Bakit meron kang pera na ganoon kalaki? May diing tanong ni Erlinda sa anak niya. Unti-unting pumatak ang mga luha ni Alice at itinakip sa mata niya ang kanyang mga kamay. Humingi muna siya ng tawad sa kanyang ina, saka siya nagsalita. Nay, nagtrabaho po ako sa bar, Nay. Doon sa pinagtatrabahuhan ni Jessa. Pagtatapat ni Alice sa ina. Mabilis na laglag ang balikat ni Erlinda sa narinig. Hindi niya napigilan pa ang mga luha niya. Tuluyan na itong nalaglag. Bakit mo nagawa yun? Umiiyak na sabi ni Erlinda. Para po, maipagamot ko po kayo, Nay. Umiiyak na sagot ni Alice sa ina. Hindi mo dapat ginawa yun. Kahit mahirap lang tayo, hindi kita tinuruan na kumapit sa patalim kung magigipit tayo. Lahat ng problema may paraan, pero hindi paraan ang ginawa mo. Winasak mo kinabukasan mo ng dahil lang sa akin. Galit na sigaw ni Erlinda sa anak niya. Mahal ko po kayo, Nay. Gusto ko pa po kayong makasama ng matagal. Wala po akong pinagsisisihan sa ginawa ko dahil nakita ko naman na buhay kayo.
Nakangiti ngunit umiiyak na sabi ni Alice. Halos hindi matanggap ni Erlinda na naging bayaran ng anak niya para mailigtas lang siya. Sobrang sakit para sa isang ina na nagdurusa ang pinakamamahal niya nang dahil sa kanya. Patawad po, Nay. Mahal lang po talaga kita kaya ko yun ginawa. Hindi baling nawala na ang dignidad ko. Basta buhay kayo. Umiiyak na sabi ni Alice. Niyakap ni Erlinda ang anak habang umiiyak. Sobrang swerte ko dahil ikaw ang naging anak ko. Mahinang sabi ni Erlinda sa umiiyak na anak. Matapos ang drama ng mag-ina, ay hinila na ni Erlinda si Alice para ipagluto. Alika na, gusto kong ipagluto ka. Matagal ko nang hindi nagawa ito sa iyo eh. Ang pagsilbihan ng pinakamamahal na anak ko. Galit na galit si Marisa sa ginawa ng anak niyang si Kino. Nagsumbong kasi si Aurora sa kanya at nagmamakaawa siya sa ginang para pagalitan ng binata. At talaga namang pinagalitan ni Marisa ang anak niya sa may sala. Imbis mainis ay lihim na lang na napapangiti si Aurora dahil sa narinig. Pagkatapos pagalitan si Kino ng ina, ay sinalubong siya ni Aurora na papunta din sa kwarto niya. Nang makalapit si Kino sa kanya, ay mabilis na sinakal siya nito at isinandal sa pader. Kino! Hindi ako makahinga! Nahihirapan na sabi ng dalaga. Itong tatandaan mo, Aurora. Hinding-hindi ka magtatagumpay kung ano man ang binabalak mo. Galit na sabi ng lalaki. Saka siya nito binitawan. Napaubos si Aurora habang hawak ang leeg niya. Sa akin pa rin ang bagsak mo. Kino, para sa akin ka pa rin. May diing sabi ni Aurora, saka ito umalis. Nagdaan pa ang mga araw, naging busy na si Kino sa opisina niya. At araw-araw din siyang kinukulit ni Aurora. Kaya hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa niya. Wala ka na ba talagang hiya sa katawan mo? Isa kang sikat na modelo. Tinitingala ka ng mga tao. Pero wala ka man lang respeto sa sarili mo. Matuto kang lumugar dahil matagal nang wala tayo. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo na maibabalik pang dati sa ating dalawa. Dahil sa galit niya, ay umalis siya ng opisina at hindi siya umuwi sa kanila. Naisipan niyang dalawin si Ali sa kanila. Pero bago siya tumuloy ay dumaan muna siya sa isang flower shop. Flowers po, sir? Tanong ng isang babae sa kanya. Oo, sana eh. Kaso hindi ko alam kung alin dito ang mas maganda. Pwede mo ba akong tulungan, miss? Tanong ni Kino sa babae. Oo naman po, sir. Itong puting rosas ay maganda po ito sa girlfriend niyo, sir. Dahil ang ibig pong sabihin itong puting rosas ay malinis ang hangarin mo sa kanya. Pag ito naman pong kulay asul ang ibigay mo, ang ibig pong sabihin ay wala ka nang hahanapin pang iba. Dahil siya lang ay sapat na. At kapag ito naman pong pulang rosas, ang ibig pong sabihin nito ay siya lang ang gusto mong makasama habang buhay. At tanging kamatayan lang ang pwedeng makapagpahiwalay sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ng babae. Ikaw miss, na-inlove ka na ba? Kasi alam mo ang kahulugan itong mga bulaklak. Nakangiti ring sabi ni Kino sa babae. Naku sir, mahabang storya na po yan. Alin po ba dito ang gusto nyo sir? Nakangiting tanong ng babae. Kukunin ko yung tatlo. Talaga sir? Oo. Binayaran ni Kino ang mga bulaklak. Saka siya nagpaalam sa babae. Salamat po sir, balik po kayo ulit. Ngumiti lang si Kino. Saka siya sumakay sa sasakyan niya. Pinaharurot ito. Anak, alika na, kumain na tayo. Papunta na po nay. Sagot ni Alice sa ina. Pagdating sa kusina, hindi pa man nakakaupo si Alice ay may kumatok sa pintuan. Ako na po nay. Ah hindi na anak, maupo ka na lang riyan. Ako nang magbubukas ng pinto. Umupo na lang si Alice habang ang nanay na niya ang nagbukas ng pinto. Magandang araw po. Kaagad na bati ni Kino nang makitang ina ni Alice ang nagbukas sa kanya ng pinto. Magandang araw rin naman sa iyo, iho. Anong sa atin? Nandyan po ba si Alice? Magalang na tanong niya sa ginang. Ah, oo. Magkakilala kayo? Pumasok ka muna. Niluwagan ni Erlinda ang pinto at pinapasok si Kino. Maupo ka muna, iho, ha? Kumain ka na ba? Sumabay ka na lang sa amin. Hindi pa naman kami nakakapag-umpisa. Ilagay mo muna riyan sa mesa yung dalamong bulaklak. Hindi na nahiya pa si Kino. Sumama na siya sa ginang sa kusina. Pagdating doon ay nanlaki ang mata ni Alice nang makita siya.
Hi, bati ni Kino sa dalaga. Anong? Maupo ka na, iho. Diyan sa tabi ni Alice. Hindi mo ba ipapakilala sa akin ang boyfriend mo, anak? Tanong ni Erlinda sa anak niya. Agad naman na nabilaukan si Alice dahil sa sinabi niya. Mabilis siyang binigyan ni Kino ng tubig na agad din naman niyang ininom. Okay ka lang? Tanong ng binata sa dalaga. Ah, oo, salamat. Nay, ito po pala si Kino. Manliligaw niya po ako. Putol ni Kino sa sasabihin ni Alice, kaya napabaling sa kanya ang tingin ng dalaga. Manliligaw kita? Oo, manliligaw ako sa'yo at ipagpapaalam kita sa nanay mo. Okay lang naman sa akin, iho. Basta, mahalin mo lang siya ng totoo. Pangako po, mamahalin ko po siya ng totoo. Ngumiti ang ina ni Alice kay Kino. Pagkatapos niyang kumain ay iniwan na niyang dalawa sa kusina. Masayang pinagmamasdan ni Erlinda ang anak na kausap si Kino. At ang hiling lang niya ay maging masaya sana ang anak niya. Sa paglipas ng mga araw, pagbalik ni Kino sa bahay ng dalaga ay napatalon siya sa tuwa nang sagutin siya ni Alice. Dahil sa wakas ay naangkin na rin niya ang puso ng babae na siyang nagpapatibok ng puso niya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba dahil alam naman niya na siya lang ang lalaki sa buhay ni Alice. Walang araw na walang bulaklak si Alice kay Kino at halos lahat din ng kapitbahay nila ay siya lang ang pinag-uusapan. Siniraan na rin siya ng mga dalaga sa kanila para masira lang siya kay Kino pero binabaliwala lang ito ng lalaki. Nakarating naman kaagad kay Marisa ang tungkol kay Alice at dahil walang gusto sa ibang babae si Marisa para sa anak ay pinaalam niya kung ano at kung sino si Alice. Nagtatawanan at nagkukulitan si Alice at Kino sa likod ng bahay ni na Alice kung saan may puno ng kahoy at meron doong duyan. Nakayakap si Kino sa dalaga habang kinikiliti niya ito. Bakit bang ganda-ganda mo? At ano bang pinakain mo sa akin? Bakit ba baliw na baliw ako sa'yo? Tanong ni Kino sa dalaga. Ikaw, ba't ang gwapo mo? At ano rin bang pinakain mo sa akin at nainlove ako sa'yo ng ganito? Siyempre, gwapo ako eh. At mahal na mahal kita. Mahal din kita, Kino. Hinalikan ni Kino sa labi si Alice. And Alice kissed him back. Tumagal ng 3 minuto ang halikan ni Kino at Alice. Dahil sa tumigil na sa pagsasayaw, ayon na rin sa gusto ng ina ay naisipan ni Alice na maghanap na lang ng ibang mapapasukan. Bihis na bihis ka. Saan ka ba pupunta, anak? Maghahanap po ako ng mapapasukan, Nay. Kasi unti-unti nang nauubos yung ipon ko. Saan na po tayo kukuha ng panggastos natin sa araw-araw kung hindi pa po ako kikilos? Pasensya ka na, anak, ha? Ikaw patuloy ang umako sa responsibilidad na sanay. Ako ang gumawa. Malungkot na sabi ni Aling Erlinda. Huwag niyo naman pong isipin yan, Nay. Basta ang importante, buhay kayo. At malakas. Walang sakit. Masaya na po ako doon. O sige, Nanay, ha? Aalis na po ako. Okay, anak. Mag-iingat ka. Opo, Nay. Salamat. Nakailang apply na si Alice pero ni isa sa mga ina-applyan niya ay walang tumatanggap sa kanya. Nangihinang umupo naman siya sa isang upuan sa tapat ng isang mercury. Napagod yata ako sa kalalakad, ah. Mahina niyang bulong sa sarili. Napahawak pa siya sa upuan dahil nahihilo siya. Hey, miss. Are you okay? Namumula ka. Tanong ng isang lalaki na dumaan sa tapat niya. Pero ganoon na lang ang gulat nito nang bigla na lang nawala ng malay si Alice. Mabuti na lang at mabilis niya itong nahawakan. Dahil kung hindi, ay siguradong nasubsob na ang mukha nito sa semento. Mabilis na binuhat ng lalaki si Alice at isinakay sa kotse nito para dalhin ito sa ospital. Good! Very good! Pumalakpak pa sa tuwa si Aurora nang mag-send ng maraming picture ang inutusan niya para kuhanan ng picture si Alice na merong kasamang lalaki. Poor Alice, kawawa ka naman. Magiging sa akin ulit si Kino at wala ka nang magagawa pa. Natatawang Anya habang nakatingin sa mga pictures. Kaagad na nagpunta si Aurora sa kaibigan niyang editor at pina-edit ang kuha na picture ni Alice kasama ang hindi kilalang lalaki. Perfect! Kaagad na sabi ni Aurora nang makita niyang resulta sa pina-edit niya. Para talaga itong totoo. Thank you, Bea. Maasahan ka talaga. You're welcome, my friend. Ikaw pa ba?
Nagpaalam na si Aurora sa kaibigan niya at umuwi na siya sa mansyon ng mga Ramirez. Nagising naman si Alice na lubos puti ang nabungara niya, kaya dali-dali siyang bumangon. Anong ginagawa ko rito sa ospital? Mahina niyang tanong sa sarili. Saktong pumasok ang doktor ay gising na si Alice. Kumusta ang pakiramdam mo, Miss Cartalejo? Tanong ng doktor kay Alice. Kilala niyo po ako, Doc? Yes, Miss. Sinabi ng lalaki na nagdala sa'yo rito. Saka palang naalala ni Alice na nahilo pala siya habang nakaupo, hanggang sa nawala na siya ng malay. Doc, pwede na ba akong umalis? Wala naman akong sakit, di ba? Ayon sa test na ginawa namin sa'yo ay wala ka namang sakit, Miss. Ang naramdaman mong pagkahilo kanina na naging sanhi ng pagkawala mo ng malay ay dala ng pagbubuntis mo, at normal lang yan sa nagbubuntis. Parang estatwa si Alice na hindi nakagalaw at nakapagsalita dahil sa sinabi ng doktor. Buntis po ako, Doc. Mahinang ani ni Alice. Yes, Miss Cartalejo, at isang buwan ka ng buntis. Kaya sa susunod mag-iingat ka na. At congrats nga pala, nanay ka na. Maiwanan na muna kita at may iba pa akong pasyente na sikasuhin. Salamat po, Doc. Paglabas ni Alice sa ospital ay saka palang bumagsak ang mga luha niya. Anong gagawin ko sa'yo, anak? Wala akong alam tungkol sa pagbubuntis. Paano kita bubuhayin? Paano na kayo ng lola mo? Wala sa sariling sabi ni Alice. Dahil sa nalaman ay wala sa sariling tumawid si Alice sa kalsada. Mabuti na lang at mabilis siyang nahawakan ng kung sino man. Dahil nakatulala si Alice ay minabuti ng lalaki na dalhin na lang si Alice sa isang park. Nag-alala naman si Aling Erlinda sa anak niya. Malapit nang magdilim pero wala pa rin si Alice. What? Napalakas ang boses ni Kino nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. No way, Mom. Hindi ako magpapakasal kay Aurora. Kung gusto mo, kayong dalawa na lang ang magpakasal. Total naman, magkasundo man kayong dalawa. Sagot ni Kino sa ina. Mabilis naman na dumapo ang kamay ni Marisa sa pisngi ng anak. How dare you? Dahil lang sa babaeng yun, sinasagot-sagot mo ako ng ganyan. Kino, wala ka ng asal dahil sa babaeng dancer sa bar na yan. Kaya ka nagkakaganyan. Akala mo ba hindi ko alam na nababaliw ko sa isang babae na dancer sa bar? Agad natigilan si Kino sa sinabi ng kanyang ina. How did you know that? May diing sabi ni Kino sa ina. I have my own ways, Kino, para malaman ang mga kalokohan mo. At hindi ko siya gusto para sa'yo. Si Aurora ang bagay sa'yo at hindi ang babaeng yon. Wala kayong karapatan para husgahan siya. At wala rin kayong karapatan na utusan ako kung sino bang gusto ko. I love her so much at hindi na mababago pa yon. Sagot pa rin ni Kino sa ina. Really, son? Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yon para magkaganyan ka? Ha? Ilang lalaki na bang gumamit sa katawan niya? What the heck? Sigaw ni Kino. Kaya agad na natigilan ng ina na nagsasalita pa. Wala kayong alam sa buhay niya, kaya huwag niyo siyang husgahan. Ayan ang ebidensya na hindi matinong babaeng yan. Mabilis na nagdilim ang mukha ni Kino nang makita ang picture ni Alice kasama ang lalaki. Dahil sa galit niya, ay hindi na niya namalayan na napunit na pala niya ang picture na hawak. Damn! Pinagahampas ni Kino ang manibela ng sasakyan niya. Bakit mo to nagawa sa akin? Sobrang sakit, alam mo ba yon? Sumisigaw na siya sa loob ng kotse niya dahil hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Parang gusto niyang magwala dahil sa sakit. Ini-imagine pa lang niya na inangkin ng iba si Alice ay para na siyang mababaliw. Oh, himala, napadalaw ka. Nilapag ng dalawang kaibigan ang dalawang wine na kaagad naman niyang binuksan at nilagok ang laman nun. Ano ba kasing problema? Kahapon ka pa. Natatawang aniya ng kaibigan. Nagtaksil sa akin si Alice. 4 na buwan pa lang kaming magsyota. Tapos ngayon, nalaman ko na lang na may iba na siya. What the heck? Ang sakit. Sobrang sakit. Pambihira. Ngayon lang ako digmahal ulit ng totoo pero niloko pa ako. Pwisit. So, what are you going to do now? Tanong ng dalawa. I don't know. Sabay inom ni Kino sa wine. Hey, dahan-dahan naman. Hindi tubig yung iniinom mo. Sita ng mga kaibigan niya sa kanya. Sa bahay ng mga Ramirez
ay nagtatawanan si Aurora at Marisa dahil nagtagumpay sila sa kanilang plano. Babalik na si Kino sa akin, tita. Magiging akin na rin siya. Yes, iha. Dahil simula pa lang eh, ikaw naman talagang gusto ko para sa anak ko. And I'm sure na hihiwalayan na ni Kino ang babaeng yun. At pag nangyari yun, it's your turn para kunin ulit ang pagmamahal ng anak ko. Thank you talaga, tita. Kaya mahal na mahal kita eh. Wow! Thank you, iha. Nakangiting ani ng ginang. Dali-dali nang binuksan ni Aling Erlinda ang pinto nang may kumatok. At pagbukas niya ng pinto, ay ang matamlay na si Alice ang bumungad sa kanya. Diyos ko anak, ano bang nangyari sa'yo? Inalalayan niyang anak papasok sa loob at pinaupo niya sa upuan. Ano bang nangyari sa'yo at nagkakaganyan ka ha? Sobrang nag-aalala ko sa'yo. Ano, kumain ka na ba? Ipaghahanda kita. Huwag na nay, kumain na po ako. Nangihinang sabi ni Alice sa ina. Nay. Umiiyak na sabi ni Alice. Anak, bakit? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, anak. Nag-aalalang sabi ni Aling Erlinda sa anak niya. Buntis po ako, nay. Garalgal ang boses ni Alice. Hindi kaagad nakagalaw ang ina ni Alice dahil sa narinig. Kay Kino ba? Opo, nay. Umiiyak nang sabi ni Alice. Napaiyak na rin si Aling Erlinda na nakatingin sa anak niya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mangyayari sa anak niya. Kailan mo balak sabihin kay Kino ang tungkol dito? Hindi ko po alam, nay. Mahigpit na niyakap ni Erlinda ang anak at humingi ng tawad dito. Dahil sa payo ng ina, ay hindi na hinintay pa ni Alice na pumunta sa kanila si Kino. Siya na mismong pumunta sa kondo ng lalaki para sabihin dito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Pagdating niya ron, ay kumatok siya. Hindi nagtagal ay bumukas yun. Handa na sana siyang yakapin ng lalaki pero natigilan siya nang hindi si Kino ang nagbukas noon. Isang napakagandang babae ang nagbukas noon. Magaan siyang ngumiti dito pero tinaasan lang siya nito ng kilay. Who are you? Taas kilay na tanong ng babae sa kanya. Ako po pala si Alice. Magtatanong lang sana ako kung nandyan ba si Kino? At bakit mo naman hinahanap ang fiancé ko? Diniinan pa nito ang salitang fiancé. Agad na nanlamig si Alice sa narinig mula sa babae. Fiancé? May fiancé na si Kino? Yes, and I'm her fiancé. Bakit? Sino ka ba? At bakit mo siya hinahanap? Kung may gusto kong sabihin sa kanya, sabihin mo na lang sa akin. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. Hindi na miss. Hindi naman po importante ang sasabihin ko. Sige na, aalis na po ako. Tumalikod na si Alice. Kasabay ng pagtalikod niya, ang pagbagsak ng mga luha niya. Malaki naman ang ngiti ni Aurora nang makita ang pag-alis ni Alice. Alam niyang nasasaktan ito sa sinabi niya. Pero wala siyang pakirito. Pagpasok kaagad ni Aurora sa loob ng kwarto, ay siya ring labas ni Kino mula sa banyo. Tanging maliit na tuwalya lang nakatakip sa bewang nito. What are you doing here? May bahid pa rin ang galit na sabi nito. Wala naman, binibisita ka lang. Ilang araw ko nang hindi umuwi sa mansyon nyo kaya naisipan kong dilawin ka nalang rito. Nakangiting sabi ni Aurora habang nakatingin ito sa katawan ng lalaki. Inisang hakbang lang ni Aurora ang pagitan nila ni Kino at kaagad na hinatak ang lalaki palapit sa kanya. Dahilan para maglapat ang labi nila. Dahil sa gulat ay hindi nakagalaw si Kino sa ginawa ng babae. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Aurora na hubarin ang tuwalya sa bewang niya. Nang matauhan si Kino, ay mabilis niyang itinulak si Aurora na ikinasalampak ni Aurora sa sahig. What are you doing? Galit na sabi ni Kino sa babae. Pero imbis na sumagot ay tumayo lang ulit si Aurora at pinalandas ang kamay sa dibdib ni Kino. Tulad ng palagi nitong ginagawa dati sa nobyo. Agad naman na pinalo ni Kino ang kamay ng babae. Get out of my condo, now! May diing sabi ni Kino habang nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin kay Aurora. Natakot naman ang dalaga kaya mabilis itong lumabas ng kwarto. Bibigay ka rin sa akin, Kino! Galit na sambit ni Aurora. Matapos malaman na ikakasal na pala si Kino ay
Nagpasya sila ng ina niya na umuwi na lang sa probinsya ng ina niya, sa Mindanao, kung saan tagaroon ang kanyang nanay Erlinda. Isang buwan nang hindi nagkita si Kino at Alice, kaya naisipan niyang silipin ang babae sa bahay nila. Pero mag-iisang oras na siyang naghihintay pero wala ni isa sa mag-ina ang nakita niya. Kaya naisipan niyang lumabas na lang sa kotse niya. Sir, sino hong hinahanap niyo? Magalang na tanong ng isang bata. Nilapitan kasi siya nito nang mapansin na sumisilip siya sa bahay ni na Alice. Boy, alam mo ba kung nasaan ang mga nakatira dyan sa bahay na yan? Turo niya sa bahay ni na Alice. Ah, si na Ate Alice po ba? Matagal na po silang umalis, sir. May kailangan po ba kayo sa kanya, sir? May alam ba kayo kung saan sila pumunta? Hindi, sir eh. Pero sabi ni Aling Erlinda, iuwi daw sila sa probinsya niya. Hindi naman niya sinabi kung saan. Ah, ganun ba? Sige, salamat boy. Umalis na si Kino habang laglag ang balikat niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya sa pag-alis ng nobya niya. Tahimik lang na kumakain ng manggang hilaw si Alice habang nakaupo sa upo ang kawayan. Sarap na sarap siya nang inunguya ang kinakaing mangga. Gusto mo pa ba anak? Marami pa riyan sa loob. Marami kasing dinalang ante mo kanina. Kukuha na lang po ako mamaya, Nay. Mabuti't binibigay lang ang mangga dito, Nay, no? Hindi katulad sa Maynila na kahit isa hindi ka pwedeng kumuha. Iba kasi ang mga tao sa probinsya, anak. Kadalasan kasi sa mga tao dito, mahilig magtanim ng prutas. Tulad nitong mangga. Aurora, hindi pwedeng malaman ni Kino na may kinalaman ako't ikaw sa pag-alis ni Alice. Kailangan hindi niya maisip na gawa-gawa lang natin ang lahat ng yun. Na-edited lang ang lahat ng yun. What? Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yun para lumayo ako kay Alice? Kino? Sabay na sambit ng dalawa habang namutla naman si Marisa. Son, mag-explain ako. Explain na ano? Hindi totoong narinig ko? Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawang ilayo sa akin ang babaeng sobrang mahal ko? Anak mo ba talaga ako? Dahil hindi gawain ng isang inang pakialaman ang buhay ng anak niya. Ikaw sana dapat ang unang sumusuporta sa akin eh. Pero hindi eh. Dahil mas importante ang manluloko na to kaysa sa akin. Magsama kayong dalawa. At simula ngayon, kalimutan mo ng anak mo ko. Galit na sabi ni Kino sa ina. Hindi nakagalaw sa kanyang kinauupuan si Marisa matapos marinig ang sinabi ng anak niya. Tita, anong gagawin natin? Nabuking na tayo ni Kino. Mas lalong hindi siya mapapasakin, tita. Hindi ako papayag. Hysterical na sabi ni Aurora. Pwede ba, Aurora? Tumahimik ka muna. Hindi ako makapag-isip dahil maingay ka. Napasigaw na si Marisa. Agad namang natigilan si Aurora nang taasan siya ng boses ni Marisa. I'm so sorry pero kung pwede, umalis ka na muna. Iniwan ni Marisa si Aurora sa sala habang si Marisa ay umakyat sa taas kung nasaan ang kwarto ng kanyang anak. Gusto niya itong makausap pero pagtapat niya sa pinto ng anak ay kalabog lang sa loob ang naririnig niya. I'm so sorry baby. Sorry kung naniwala ko agad sa kanila. Hahanapin kita. Pangako. Malaki ng tiyan mo anak. Hindi ka pa ba nahihirapan? Hindi naman po, Nay. May kabigatan nga lang ang anak ko pero keri ko naman po. Nakangiting sagot ng dalaga habang himas-himas ang tiyan niya. Mabuti naman kung ganon. Basta wag ka lang magbubuhat ng kung anong mabigat na bagay, ha? Opo, Nay. Salamat, Nay, ha. Andyan ka palagi sa tabi ko. Dahil ina mo ko, anak. At mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Habang may buhay pa ako, ay aalagaan at iingatan ko kayo ng apo ko. Maraming salamat, Nay. Nakangiting sabi ni Alice sa ina. Ano bro, wala ka pa rin bang balita kay Alice? Tanong ni Isaac sa kaibigan. Until na wala pa rin. Ikaw naman kasi, naniniwala ka kagad sa sinabi nila sa'yo. Tingnan mo ngayon ang nangyari. Butit umalis na si Aurora sa inyo. Oo nga eh. Kayo ni Tita Marisa, okay na ba kayo? Hindi pa rin. Hanggat hindi ko makikita si Alice, hindi maibabalik ang nawawala kong respeto sa kanya. Kung hindi sana siya nakipagsabwatan kay Aurora, siguro masaya pa ako ngayon. Nagkibit-balikat lang ang dalawang kaibigan kay Kino. Sa paglipas sa mga araw ay hindi na malaya ni Alice na dumating na ang kabuanan niya at excited na siyang makita ang anak niya. Ang ina rin niya ay hindi na rin lumalayo sa kanya para mabantayan siya.
Paalis na si Kino sa opisina niya nang dumating ang ina niya. Son, pwede ba kitang makausap? Mahinahon na sabi ni Marisa sa anak. Napabuntong hininga si Kino. Sa kanya inayang umupo ang ina. Anong kailangan mo? Mahinahon na tanong ni Kino sa ina pero wala dito ang tingin niya. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo, son. Pero sana mapatawad mo ako. Hinging patawad ng ina niya sa kanya. Inilapag ni Maris ang dalang envelope sa mesa. Nagtataka naman si Kino kung anong laman nun. Open it. Binuksan ni Kino ang laman ng envelope at tumambad sa kanya ang isang plane ticket papuntang Cagayan de Oro. Kaya nagtataka si Kino na tumingin sa ina niya. Yes, son. Nasa Mindanao sila ng nanay niya. Kaya sige na, kumilos ka na. Baka malate ka pa sa flight mo. Mabilis na tumayo si Kino at niyakap ang ina. Thank you, Mom. Mabilis niyang nilisan ang opisina niya para maghanda sa pag-alis niya. Saktong natapos ang pag-iimpake ng gamit niya si Kino nang dumating ang mga kaibigan niya. Woohoo! Sa wakas, makakapagbakasyon na rin kami nito. Masayang sabi ni Isaac. What are you two doing here? Nagtatakang tanong niya sa mga kaibigan. Sasama kami sa'yo. Siyempre sinabi ni tita sa amin na samahan ka. Kaya eto kami. Kanina pa nakahanda. Nakangising aso na sabi ni Darin. Naiiling na lang si Kino at wala siyang choice kung hindi isama ang mga ito. Mabilis lang na nakarating ang magkakaibigan sa airport. Hindi naman mapakali si Kino sa kinauupuan niya. Excited at may halong kabang nararamdaman niya. Natatawa naman na tinitingnan si Kino ng dalawang kaibigan. Kaya sinamaan niya mga ito ng tingin. Kaagad naman na nag-iwas ng tingin ang dalawa. Alam mo anak, kung mahal ka talaga ni Kino at kung kayo talaga ang itinadhana, hahanap at hahanap ng paraan ng tadhana para magtagpo kayo ulit. Kasalukuyang nag-uusap ang mag-ina sa loob ng bahay nila. Nay, may problema ba anak? Nay, may pumutok po sa hita ko. Gulat na sabi ni Ali sa ina. Ano? Naku, manganganak ka na. Dito ka lang at tatawag ako ng taxi. Mabilis na kumuha ng taxi si Aling Erlinda para masakyan ang anak niya. Namimilipit na sa sakit si Alice nang makabalik ang ina na kumuha ng taxi. Tinulungan naman siya ng driver para makasakay ng maayos at mabilis lang naman sila na nakarating sa ospital. Pagdating nila Kino sa Cagayan ay hinanap kaagad nila ang address na ibinigay ng kanyang ina sa kanya. Pagdating nila sa naturang lugar ay kaagad na nagtanong sila kung saan ang bahay ng mag-ina. Bakit niya hinahanap si Ate Alice? Sino po ba kayo? Tanong ng isang bata na napagtanungan nila. Mga kaibigan kami ni Alice. Itong kasama namin, boyfriend siya ni Alice. Si Darin na ang sumagot. Ah, talaga po? Ibig sabihin, ikaw rin ang ama ng ipinagbubuntis ni Ate Alice. Agad na tigilan si Kino. Maging si Isaac at Darin ay hindi nakapagsalita. Buntis si Alice? Sigurado ka ba? Paniniguro ni Isaac. Opo, manganganak na nga po yata yun dahil dinala na ni Aling Erlinda sa ospital. Sang ospital? Alam mo ba kung saan dinala si Alice? Matapos sabihin kung sang ospital si Alice dinala, ay binigyan muna ng 500 ni Kino ang bata, saka sila umalis. Masayang kinarga ni Aling Erlinda ang apo niya, na ngayon ay natutulog na sa bisig niya. Ang ganda ng apo ko anak, tingnan mo, napaka-cute ng ilong niya. Nakangiting sabi ni Aling Erlinda. Oo nga po nay eh, pero ang daya naman kasi matalang niyang nagmana sa akin. Habang ang ilong, lips at mukha niya eh, manang-mana sa manlulokong Kino na yon. Dapat nagmana na yan sa akin eh, dahil ako ang nagdala niyan sa loob ng 9 na buwan. Naiinis na sabi ni Alice. Natawa naman si Aling Erlinda sa sinabi ng anak niya. Ayaw mo nun, may alaala ka sa kanya. Kung sa bagay nay, kung hindi rin naman dahil sa kanya, wala ka na sana. Kaya hindi man kami nagkatuluyan, andyan naman kayo ng anak ko. Kahit nasasaktan ako ay okay lang. Diba nga sabi mo, masarap mabuhay na wala kang kinikim-kim na galit. Oo, at sobrang proud ako na sobrang bait mo anak. Kaya sige na, matulog ka na muna. Ako na munang bahala sa anak mo. Sige nay. Hindi nagtagal ay nakatulog na si Alice. Pagdating sa ospital, ay kaagad nagtanong si Kino kung saan kwarto si Alice. Nasa room 90 po sila, sir. Magalang na sabi ng nurse na napagtanungan niya. Okay, thank you.
kaagad na hinanap ng tatlo ang kwarto ni Alice. Kalalagay lang ni Aling Erlinda sa kanyang apo sa kunan nito nang may kumatok sa pinto. Sa pag-aakalang ang doktor lang yun ay kaagad niya itong binuksan. Magandang araw po. Magalang na bati ni Kino sa ginang. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapunta rito? Gusto ko po sanang makitang mag-ina ko. At gusto ko rin ho sanang humingi ng tawad sa inyo. Lalo na kay Alice. Pumasok ka. Agad na nagsipasukan ng tatlo sa loob ng kwarto ni Alice. Patawad po, Nay. Ang buong akala ko po'y totoong sinabi ni Mami sa akin na may lalaki si Alice. At alam kong mali ako dahil hindi ko kaagad inalam ang totoo. Mahinahon na sabi ni Kino. Alam mong mahal ka ng anak ko, Kino. At alam mo rin na sa'yo lang niya ibinenta ang katawan niya para may ipampa-opera siya sa akin. Dapat una palang kilala mo na siya. Dapat ay inalam mo muna ang totoo bago mo siya hinusgahan. At di ba ikakasal ka na? Ano pa bang dahilan at pumunta ka pa rito? Ano pong kasal? Hindi ko po kayo naiintindihan. Hindi pa po ako ikakasal dahil si Alice lang naman ang nobya ko. Talaga ba? Eh sino yung babae sa kondo mo nang pumunta si Alice sa kondo mo? Doon niya nakilala ang fiancé mo at siyang nagsabi na ikakasal na kayo. Dahil sa sinabi ng ginang ay saka palang naalala ni Kino si Aurora. Damn that woman! Mahinang mura ni Kino. Sinermo na ni Aling Erlinda si Kino na kayuko lang ito habang nakikinig sa mahinahon ngunit tago sa puso na sabi ni Aling Erlinda. Hindi nakapagsalita si Kino dahil mas nananaig sa kanyang hiya niya sa ina ni Alice. Tahimik lang din ang dalawang kaibigan na nakikinig sa kanila. Sige na, alam kong gusto mo makita ang anak mo at bantayan mo na rin siya dahil may pupuntahan pa ako. Agad na umaliwalas ang mukha ni Kino dahil sa narinig. Maraming salamat, Nay. Pasasalamat ni Kino sa ginang. Umalis na nga ito at sila na lang ang naiwan sa loob ng kwarto. Lumapit si Kino sa dalaga at hinalikan ito sa noo. Namiss kita ng sobra, mahal ko. Mahina niyang bulong sa natutulog na nobya. Nabaling ang tingin ni Kino sa kuna kung saan nandoon ang anak niya. Sobrang saya niya nang makita niya ang munting anghel. Kinuha niya ito sa kuna at pinataka ng halik ang mukha, ilong at noon ito. Nandito na si Daddy, baby. Hinding-hindi na kita iiwanan. Napawaw naman ang dalawa niyang kaibigan nang makita nilang mukha ng anak ni Kino. Ang ganda, bro. Grabe, ganyan ka pala kagaling gumawa ng baby. Sana ako rin magkaroon ng ganyang kagandang bata. Mahinang sabi ni Isaac. Napangiti naman si Kino sa narinig mula sa mga kaibigan. Totoo kasi ang sinabi nito. Maganda ang anak niya. Nagising si Alice sa mga hagik-hika na naririnig niya. At nang imulat ang kanyang mga mata, ay si Kino kaagad ang bumungad sa kanya. Kino, mahinang ani ni Alice. Nang marinig ang pagtawag ni Alice sa pangalan niya, ay kaagad na pabaling ang tingin ni Kino sa dalaga na kagigising lang. Baby, I missed you so much. Niyakap ni Kino ang dalaga at hinalikan sa noo, pero itinulak siya ng dalaga. What happened? Kaagad na tanong niya sa dalaga nang itulak siya nito. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Sino nagsabi sa'yo? Alam ba ng asawa mo na pumunta ka rito? Baka magalit pa yun at sugurin ako. Sunod-sunod na sabi ni Alice. Hey, calm down, okay? Isa-isa lang, mahina ang kalaban. Natatawang sabi ni Kino. Anong tinatawa-tawa mo dyan, ha? Humagik-hik naman ang dalawang kaibigan ni Kino na kaagad naman niyang sinamaan ng tingin. Masuyo niyang kinuhang kamay ng dalaga at pinatakan ito ng halik. Unang-una, patawarin mo ko. Hindi ko alam ang mga sinabi ni Aurora sa'yo. Kung hindi sinabi ni nanay ay wala akong kaalam-alam na pumunta ka pala sa kondo ko. Alam mong ikaw lang ang mahal ko at wala nang ibang babae ang nagmamay-ari ng puso ko kung hindi ikaw lang, Alice. Nagpaalam ang mga kaibigan ni Kino na aalis muna para makapag-usap sila ng maayos. Paglabas ng mga ito ay saka palang nagsalita si Alice. Umalis ka na, Kino. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Kalimutan mo na na nakilala mo ko. Magpanggap na lang tayo na hindi tayo nagkakilala, katulad ng dati. No, Alice. Hindi ako lalayo sa'yo. Ngayon pa't may anak na tayo. Please, huwag mo namang gawin sa akin to.
Hindi mo siya anak, Kino. Yan ang totoo. Really? Eh bakit sobrang ganda naman yata niya? Alam mo bang dahil sa kagwapuhan ko kaya tayo nakabuo ng ganyang kagandang baby? Nakangising sabi ni Kino. Hambog. Mahinang ani ni Alice na ikinangiti ni Kino. Hindi yan pagmamayabang, baby. Dahil totoong gwapo ako. Kumindat pa si Kino kay Alice na ikinangiwi niya. Alam ni Kino na bibigay na si Alice. Kaya mas pinagbuti pa niya ang pagsuyo dito para makuha niya ulit ang loob nito. Inabot ng ilang oras ang pag-uusap ng dalawa. At pagbalik ni Aling Erlinda at dalawang kaibigan ni Kino ay nagkabati na sila. Aba, ang bilis niyo namang magkabati. Tanong kaagad ni Isaac nang makitang magkasalikop na ang kamay ng dalawa. Umeepal ka na naman eh, alika rito at moment nila yan. Bulong ni Darren. Kumusta ka na anak? Okay ka na ba? Oo nay, okay na po ako. Mabuti naman kung ganun. Uuwi muna ako ng bahay ha. Si Kino na munang bahala sa'yo rito. Sige po nay. Ilang araw lang ang nakalipas. Nakalabas na ng ospital si Alice at kasalukuyan na silang nasa bahay ni na Alice. Para maalagaan ng maayos ang kanyang mag-ina. Ay inutusan ni Kino mga kaibigan na bumili ng mga gamit para sa bahay ni na Alice. Lahat ng kakailanganin ng mga ito ay pinabili na niya. Halos walang tulog si Kino dahil siya mismo nagbabantay sa anak at pinapapahinga lang niya ang kanyang nobya para mabilis itong lumakas. Ang aga mo namang nagising iho, ako na sanang gumawa niyan. Okay lang po nay, maupo na lang po kayo diyan. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape. Ay nako, ikaw talaga, huwag mong sabihin na pati kape ko ipoproblemahin mo. Salamat nga pala sa lahat ng tulong mo sa amin, iho. Ikaw patuloy ang nagbayad ng bill namin sa ospital. Obligasyon ko po yun, nay. Huwag niyo pong isipin yun. Nagising si Alice na wala na si Kino sa tabi niya. Tiningnan niya ang anak at mahimbing pa rin ang tulog nito. Ang ganda mo talaga, Sophia, anak. Puri niya sa anak. Mana sa mamit, daddy, syempre. Agad na paigdad si Alice nang biglang magsalita si Kino sa likod niya. Ipinulupot ni Kino ang kamay sa bewang ng dalaga at pinaharap ito sa kanya. Sa kanya ito hinalikan sa noo at labi nito. Good morning. Breakfast is ready. Alika na. Ikaw na lang at ako ang hindi nakakakain. Si nanay pala at si Isaac. Nasa labas lang sila. Papasok yun dito si nanay para siya muna magbantay kay Sophia. Nagdaan pa ang mga araw. Dahil nasa Mindanao si Kino ay tambak na ang trabaho niya sa opisina. Hindi naman tumututol si Alice sa pag-alis ni Kino, kaya kinabukasan ay tuluyan ang bumalik sa Maynila ang magkakaibigan. Son, you're here. How's Alice? Ang apo ko, kamusta na sila? Okay nang mag-ina ko, ma'am. Oh really? Parang gusto ko na rin lumipad sa Cagayan para makita ang apo ko. Not now, ma'am. Tatapusin ko po muna ang problema sa opisina. Saka tayo babalik doon dahil gusto ko nang mamanhikan kay Alice. Oh really, son? So, kailan ka babalik sa Cagayan? After 2 months, ma'am. What? After 2 months? Ang tagal pa noon, my goodness. I know, ma'am, pero kailangan. Wala ka bang kahit na picture lang ng anak mo? Of course, ma'am, I have. Kinuha ni Kino ang cellphone at kinalikot niya ang gallery noon. Ito po ang apo niyo, ma'am. Oh no, she's so cute. And she looks like you. Talagang magkamukha kayo nung bata ka pa. I know, ma'am. And I'm happy because I'm a father now. Nakangiting ani ni Kino. Mabilis lang na lumipas ang 2 buwan. Nasa Cagayan na si Marisa, kasama si Kino at namanhikan sila sa dalaga. At dahil nakahanda na ang lahat ay mabilis lang na ikinasal ang 2 sa simbahan. Ang ganda mo sa suot mong gown, anak. Maraming salamat, nay. Hindi ko po inaasahan na makakapagsuot po ako ng ganito dahil sa trabaho ko. At mapalad ka dahil nagkaroon ka ng boyfriend na mapagmahal at maalaga sa inyong mag-ina. Alas 8 ng umaga ay nakarating na si Alice sa simbahan kasamang nanay niya. Malayo pa si Alice pero nakangiti na si Kino na nakatingin sa bride niya. Inumpisahan ka agad ang kasal ni Alice at Kino at lahat ay masaya dahil tagumpay ang kasal nila. Pero lahat ng saya nila ay nawala nang pumasok si Aurora sa loob ng simbahan at tinutukan ng ibang nando doon. Aurora, what are you doing?
Hindi ko hahayaan na makuha ka niya sa akin, Kino. Kaya papatayin kang babaeng yan. Kaagad na pumutok ang hawak ni Aurora at tumama yun kay Kino. Oh my gosh! Kino! Bilis! Kumuha kayo ng ambulansya, bilis! Kino, kumapit ka, please! Kailangan ka pa namin ng anak mo, please! Takot na ani ni Alice. Mahal na mahal kita, Alice. Kayo ng anak natin. Nangihinang ani ni Kino. Saka ito nawala ng malay. Pagdating ng ambulansya ay mabilis na isinakay nila si Kino. Nakasakay na rin si Alice habang suot pa rin niya ang kanyang gown. Si Aurora naman ay dinampot kaagad ng mga pulis at kasalukuyang nakakulong sa rehab dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Mommy! Yes, baby? Hey, careful, baka madapa ka. Saway ni Alice sa anak niya. 5 taon na mula nang mangyari ang trahedyang yun sa kasal ni Alice. Hanggang sa araw na yun ay buhay pa rin sa isipan niyang nangyari sa kasal niya. Mom, asan pala si Daddy? Tanong ng anak ni Alice sa kanya. I'm here. Nakangiting sabi ni Kino. Kasama nitong dumaan man sa maraming pagsubok si Kino at Alice. Naging matagumpay naman sila sa awa ng Diyos. At wala nang iba pang hinihiling si Alice kung hindi ang palaging malusog ang pamilya niya. Oh, halina kayo't kakain na tayo. Tawag ni Aling Erlinda sa mga apo niya at kay Alice at Kino. My beautiful wife, I love you so much. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal ka rin naman namin, Kino. Talagang hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo bukas. Kaya habang maaga pa ay, pahalagahan mo na ang mga taong mahal mo. Dahil darating ang araw na, magiging alaala mo na lang ito. Wakas.